Puno ng saya at pinagpalang karanasan para sa mga kabataan ng Metro San Pablo District 1 ang kanilang paikisangkot sa friendship game na idinaos bilang bahagi ng Voice of Youth sa nasabing distrito. Doon, hindi lamang sila nagkaroon ng kasiyahan at kalusugan sa paglalaro. Nabusog din sila sa mga biyayang dulot ng pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang iba pang mahalagang layunin ng gawain ito ng mga kabataan nasa balitang may pag-asa ni Shaina Bondad. Opisyal nang binuksan ang Voice of Youth and Friendship Game 2023 ng Metro San Pablo District 1. Ito ay ginanap sa South Central Luzon Conference Pavilion sa pangunguna ng MSPD 1 Adventist Youth Department. Bilang bahagi ng programang Voice of Youth, ang debosyonal ay pinaglaanan ng dalawang bahagi, ang Health Lecture at Message of Hope. At ang dalawang bahagi ng programa ay sinimulan ng pambansang awit, pambungad na panalangin ni Luis Credo at pagsimbi ng sulo ng mga pinangunahan ng mga leader ng bawat grupo. Agad din naman itong sinundan ng panata ng mga manlalaro sa pangunguna ni Kenneth Fronda. Ang ating Sport Fest ay hindi lang po plain Sport Fest. May tinatawag po tayong Voice of Youth Sport Fest. So dito, nagyayaya kami or may ini-invite po kaming non-Adventist, which is gusto din maglaro, makikinig din sila sa ano ng ating Panginoon. Mayroong apat na grupo na siyang maglalaro sa buong linggo ng programa. Ang Red Phoenix, Yellow Jaguar, Blue Shark at White Hole na siyang binubuo ng mga miyembro mula sa lahat ng iglesia na sinasaklaw ng nasabing distrito. Ito ay ang San Pablo, San Roque Company, San Rafael, Santa Monica, Santa Filomena at Alamitos. Ang mga larong kalalahukan ng mga manlalaro ay ang basketball, volleyball, table tennis at board games na Scrabble, chess at Word Factory. Pampo po yung paglalaro ko, tapos marami ako natutunan. Yung pakikisama, ganun, yung friendship, natutunan ko yun dito sa school na to. Magkahalong excitement at saya na makasama ang mga kabataan at the same time yung mga magulang na mga interest na hindi man sila member ng church pero nagpapaalam sila kung pwede ba sila makasama sa paglalaro. So, ang napapanood ninyo, napakasaya nila. Tunay ngang mahalaga ang pagpapanatiling aktibo at malusog ang pangangatawan ng isang tao. Kaya ang mga ganitong klaseng programa ay malaking tulong lalo't higit sa mga kabataan sa ating iglesia. Hindi lamang sa pisikal na pangangatawan, ito ay malaking tulong sa pagpapalago ng kakayahan nila na makipagkaibigan at makihalubilo sa kanilang kapwa. Ito si Shaina Jessa Bondad mula San Pablo City, Laguna, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.